minsan sabi, eh paano kung hindi si Lord yun? No? O paano kung ako lang yun? No? Paano kung ako lang yun? Alam nyo, mas okay nang magkamali ng sumunod kesa magkamali ka ng hindi sumunod. But God will see your desire to listen to Him. No? Because this is our link to the supernatural. No? The Holy Spirit is our link to the supernatural. 1 Corinthians 2:11, tingnan nyo, magkasunod lang yan. For who knows a person's thoughts, tingnan nyo ito ah. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. So, what you receive or receive a message or an instruction from God, that's from the heart of the Father. The Holy Spirit is communicating. Kino-communicate niya sa puso natin. So, minsan, ang akala mo, ikaw lang yan, pero if you ask the Holy Spirit to teach you how to listen, no? Alam niyo, matitrain yung ear natin, spiritual ears natin, para makinig sa Kanya. No? So, the Spirit of God living within your spirit can reveal to you the inside of God or inside the heart of the Father. Makikita natin na ang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin kung ano ang nasa puso ng Kanyang Ama. So, His Word must be revealed to you by His Spirit. His Word will be revealed to you by His Spirit. Before you can walk in it, He will give you a specific instruction. Tatandaan nyo, minsan it's not a verse. Diba, we were talking about the promises of God. Minsan hindi verse. Minsan, it's a direct revelation from God. Kahapon, pinag-uusapan namin yung about Saki. Bago pala sabihin ni Sister Wipe na si Saki ay champion, sinabi na kay Joy. It's a confirmation, di ba? It's a confirmation. It's not a verse, but just a keyword, champion. Your son is a champion. Puh, parang buntis ka pa lang nun, Joy, no? So, that's a revelation, no? It's not a verse, pero the Father can speak to us directly through His Holy Spirit. The Father can speak to us directly through His Holy Spirit. Minsan may mga sinasabi sa atin ng Panginoon, ito ang kahalagahan na nagjo-journal. Minsan dami nyo ng notebook, no? Binibigyan kayo every year. O, para sa journal mo. At the end of the year, empty. At the end of the year, empty. Alam nyo, ang kalagahan na nag-journal, pag nagpipray kayo, isusulat nyo. Even, minsan, merong prophetic word, a word for you, no? Sa sarili mo, no? Minsan sabi, kaya ako lang kaya ito, ganyan. No, you just write it down. Lalagay mo yan. Minsan nagpipray ako. Alam niyo, the thoughts that came to me, sabi niya, Angel, every time you sing, every time you sing, I will let my angels sing with you. No? Kasi worship leader ako that time. So, parang self-serving ba? Baka iniimbento mo lang yan sa mind mo. No? Alam niyo, nung week na yon, nakasalubong ako nung pastor. Sabi niya, you know what? When you sing, ang term niya ganito, when you sing, the heavens sing with you. Makikita mo, hindi siya gawa-gawa mo lang. No? May mga personal word na binibigay sa atin. Dapat yun ginajot down. No? Ginajot down. And God will confirm it. God will confirm it. Makikita nyo, ganito lang yan. Malalaman mo na isang prophecy ay galing sa Panginoon kapag natupad. Or there is a confirmation inside the body of Christ. Like, the Lord speak to Joy about Saki being a champion, and God speak to my wife. Sinabi niya, alam mo, champion yan, yung baby mo sa loob. Confirmation, di ba? This is a confirmation. So your spirit alone, meaning the spirit of man, the spirit alone cannot comprehend or see into the deep things of God. But Jesus said,
the Holy Spirit will come and tell you all things. Will tell you all things. It is impossible, listen, it is impossible to live in the world of the unseen without the Holy Spirit.